keiner weiß, wie weit wir kommen. Keiner kennt den besten Weg. Die Sicht nach vorne noch verschwommen. Und niemand da, der uns verrät, wie's geht. Doch ich weiß, es wird schon gehen, solange die Welt sich weiter dreht. Denn wir sind frei und können alles sein. Ja, ich weiß, nicht mehr lang, dann fängt das Beste gerade erst an, denn wir sind frei. Kung sa old normal po ang installation ng parish priest, siguradong pumuputok sa tao ang parish church ng Epiphany. Pero ngayon, layo-layo tayo, naka-face mask, iba may face shield pa, may baong alcohol sa bulsa, at higit sa lahat, nag-iingat tayo na baka makahawak ng virus, baka manghawa ng virus o makatanggap ng virus. Sana walang COVID ng installation ni Father Jijun. Sana walang face mask sa installation. Sana walang face shield sa installation ng bagong parish priest. Sana pwedeng mas maraming tao ang dumating. Sana pwedeng magyakapan tayo at pwede nating ibeso-beso si Father Jijun mamaya pagkatapos niyang i-install bilang parish priest. Sana pwede tayong mayroong malaking kainan at mahabang kwentuhan. Sana pwede tayong magkwentuhan nang malalapit tayo sa isa't isa. Marami tayong sana. Pero hindi pwedeng gawin itong mga sanang ito. Hindi lang dahil pinagbabawal ng batas. Hindi natin pwedeng gawin itong mga sanang ito sapagkat yung pagsunod sa mga ito ay tanda ng isang pagiging mabuting Katoliko. Tanda ng isang responsableng Kristiyano na nag-aalaga sa biyaya ng Diyos, biyaya ng kalusugan, biyaya din ng buhay. Pero bagamat mayroong mga sana na hindi natin pwedeng gawin, mayroon namang mga sana na panalangin natin at natitiyak kong diringgin. Ang unang sana para kay Father Jijun ay sana tulungan siya ng Diyos. At amen ang sagot natin doon. Sana tulungan siya ng Diyos kasi kung hindi siya tutulungan ng Diyos, sino pa ang tutulong sa kanya? Kahit tulungan siya ng buong Pangasinan, kahit tulungan siya ng buong mundo, kapag hindi siya tinulungan ng Diyos, lagot si Father Jijun. Mawawala ng kabuluhan ang lahat ng tulong ng tao kapag hindi tayo tinulungan ng Diyos. Mawawala ng kabuluhan ang lahat ng plano ni Father Jijun kapag hindi siya tinulungan ng Diyos. At ang totoo, Diyos lang talaga ang kailangan nating katulong. Maaring usigin tayo ng lipunan, maaring pagtawanan tayo ng ating mga kaaway, maaring iwanan tayo ng ating mga kaibigan, pero kung kasama natin ang Diyos, walang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos kay Kristo Jesus na ating Panginoon. Sana tulungan siya ng Diyos. At ang sagot ng Diyos ay oo. Ang sagot ng Diyos ay promise. Ang sagot ng Diyos ay tinitiyak ko, tumawag lang kayo sa akin, tutulungan ko, hindi lamang inyong parish priest, kundi kayong lahat.
sapagkat sino mang humihingi ng tulong sa Panginoon ay hindi niya tatalikuran, hindi niya ilalaglag. Ang gobyerno humihingi ng tulong sa Panginoon. Ang negosyante humihingi ng tulong sa Panginoon. Ang mga tagapagturo, mga inhinyero, mga doktor, mga nurse, pari at obispo, humihingi ng tulong sa Panginoon. At ang tinitiyak sa atin ng Panginoon, hindi ko kayo iiwanan. Kapit lang kayo sa akin, tutulungan ko kayo. Ibig sabihin po, ang unang kailangan ng isang mabuting parish priest ay faith. Faith in God. Faith in the Lord because our help is in the name of the Lord. Pero ang pangalawang sana na panalangin ko kay Father Jijun ay sana patulong siya sa Diyos. Sana patulong siya sa Diyos. Hayaan niyang maging Diyos ang Diyos. Hayaan niya na makilala na kami bilang mga pastol ay mahihina at ang lakas ng parish priest ay nasa Panginoon ang mabuting pastol. Ang unang sana, sana tulungan siya ng Diyos. Pero ang pangalawang sana, sana naman patulong siya sa Diyos. Na hindi ito gawain ng Superman. Na hindi ito gawain ng superhero. Na hindi ito gawain ng idol natin. Sapagkat ang gawain ng parish priest ay gawain ni Jesus. At yung pagkilala na kailangan natin ng tulong ng Diyos, ang unang hakbang upang tulungan tayo ng Diyos. Sana patulong siya sa Diyos. Ang ibig sabihin, pagkatapos ng faith ay humility. Sana makilala niya na wala akong magagawa kapag iiwanan ako ng Diyos. Sana maalala niya palagi na ang tumutulong sa atin ay Panginoon. Patulong siya sa Diyos at palaging humingi ng tulong sa Diyos sapagkat Diyos lang talaga ang sagot sa lahat ng ating pangailangan. Sana tulungan siya ng Diyos. Sana patulong siya sa Diyos at kilalanin ang kanyang kahinaan at kilalanin na ang lakas ay ang Panginoon. Ang pangatlong sana para kay Father Jijun ay sana katulong siya ng Diyos. Katulong ang ibig sabihin, hindi siya ang boss. Katulong ibig sabihin, utusan. Katulong ibig sabihin, kung anong gusto ng amo, yun ang aking gagawin. Totoo na ang pari ay mayroong kapangyarihan sa bawat parokyang kaniyang paglilingkuran. Subalit, hindi pwedeng kalimutan ng pari, hindi pwedeng kalimutan ng obispo, hindi pwedeng kalimutan ng mayor o governor na katulong lamang tayo ng Diyos. At lahat tayo magsusulit, lahat tayo magre-report, meron tayong audit, meron tayong accounting, at ang auditor at ang magsusuri sa atin ay ang Panginoon. Katulong lamang, hindi boss. Katulong lamang ng Diyos. Ibig sabihin, ang kanyang tungkulin ay kung ano ang kalooban ng Diyos. Minsan, dahil sa ating sigasig na ginagawa natin kung anong gusto natin, sa katapusan ay dinadagdagan pa natin ang trabaho ang Diyos sapagkat kailangan pang iwasto ng Diyos ang lahat ng ating mga pagkakamaling ginawa, ginawa na hindi natin siya tinatanong. Katulong lamang tayo ng Diyos at lilipas ang pari, mawawala ang pari, subalit ang Diyos ay mananatili. We are only helpers of God and therefore, after faith, after humility, there is obedience. The helper is always obedient to the boss. The helper is always obedient to the master. The steward is always obedient to the owner. And the priest is always obedient to the Lord. Because it is the Lord, it is not us.
Natapos na ang tungkulin ni Father Jejun sa Santa Barbara. Nagsisimula dito sa Epiphany. Pero darating ulit ang pagkakataong matatapos ang kanyang gawain dito sa Epiphany sa Linggayen. Ganon lang naman po ang buhay naming mga pari. Pagkatapos ng misyon, move on. Pero sa pagsisimula, ngayong unang araw ng misyon ni Father Jejun dito sa Epiphany of the Lord sa Linggayen, sana ay ihanda na niya ang buong parokya sa papalit sa kanya. Because the good leader always prepares the way for the successor. The good leader does not make himself indispensable. The good leader does not make himself irreplaceable. The good leader is always the good leader like John the Baptist, pointing to the one who will succeed me, pointing to the Lord, pointing to the good shepherd. Mayroong mga sana na hindi natin kayang matupad. Pero mayroong mga sana na kailangan nating tuparin. Sapagkat kung wala ang mga sanang ito, ay hindi magagawa ni Father Jejun ang kanyang tungkulin bilang parish priest. Sana tulungan siya ng Diyos. And may you have faith to believe in the help of the Lord. Sana patulong ka sa Diyos. May you have the humility to profess that you are weak and the Lord is our strength. Sana huwag kakalimutan, katulong lamang tayo ng Diyos. And let the truth remind us about the beauty and the power of obedience. And it is obedience that saved us from sin. In the same way that it was the disobedience of Adam that brought sin into the world. Father Jejun, maraming salamat. Tutulungan ka ng Diyos, tiwala lang sa Kanya. Patulong ka sa Diyos, kababaang loob ang kailangan. Katulong tayo ng Diyos, sundin ang kanyang kalooban.